natin ang makasalanan pa tayo? The devil is, because he lied to us. He is the father of lies. What sin does to our life? Anong ginawa ng kasalanan? Separate us from God. Grabe, no? Ang ginawa ng kasalanan, doon sa Isaiah 59:2, tingnan nyo sa Isaiah 59:2. Old Testament pa rin yun. Isaiah, Jeremiah, Isaiah. Sunod-sunod na sila. 59:2. Chapter 59, verse 2. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Klaro, ano sa Tagalog? Tuloy. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo maririnig. Na, grabe, pag sa kasalanan, kahit na anong dasal-dasal natin, hindi tamabatian dahil sa kasalanan. Or sabi niya doon sa Romans 3:23, kung subayon ka, kung makasalanan ka, mas sinano mo ka pang amoyo, hindi mo siya makita. Gali, hindi. Hindi mo ma-feel ang presensya, tama. Hindi mo ma-feel ang presensya. It's far away from us. May ang kasalanan, barriers ang kasalanan. Kung baga, nakaulang sa atun. For all have sinned and come short to the glory of God, Romans 3:23. And we know, for a fact, doon sa Romans 6:23, ang bayad ng kasalanan, ano? Kamatayon. Dali. May dumating pa na dalawang bisita. Anong pangalan ng mga bisita natin? Kilala niya? Hi. Miss Universe 2012, 2011. Bago to. Welcome, Dina and... Si Dina at saka si Maride. Okay. May penalty daw, may huli. Maganda daw yung huli. Ganda muna. Sige, mamaya. Sige, Doc. May huli spirit sila eh. Naka-record mo dyan? Mamaya, they will sing a song for us. Nakakatuwa to eh. Okay. So sabi niya, separate us from God. What sin does to our life? Grabe, ano? Kaya pala, kahit na anong panawagan ta tungo dito sa between the contest of the god of Baal and nagligid-ligid na sila, wala pamatian ilang offering kay because may kasalanan. But when sino tong Elijah prayed, isang prayer lang, pasok agad ang apoy, sinunog agad ang kanyang offering. So that's how powerful is because Elijah was a prophet of God. But your iniquity, sabi niya, have separated you from the your God. And iniquities means kasalanan. Your sins have hidden His face from you. Hindi siya na mamati sa atun. Nagtago siya so that He will not hear. Grabe, ano? Pero without the Word of God again, hanggat kailan pagka hindi natin po natin itong pag-aralan, kala natin okay lang. Until such time na dapat pala magkaroon ng restoration. And that is through the blood of, malaga po, ang blood of the Lamb. Pag-aralan po natin. Tapos, anong magawa ng kasalanan, what sin does to our life is make us feel guilty. Make us feel guilty. Doon sa Psalms 38:4. Makes us feel guilty. Guilty. Salmo 38:4. Sa inyo yan? Old Testament. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. Psalms. Sunod yan sila. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Psalms, Solomon, Lamentation. 38:4? 38:4. My guilt has overwhelmed me. Like a burden too heavy to bear. 38:4? 38:4. Tama yun. My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Overwhelmed me. Tagalog. 38:4. Tagalog. Ako'y nalulunod sa taglay kong sala. Amo ba na? Sa dinamirami ay para ng baha. Mabigat sa lubha itong aking dala.
May guilt. Grabe, bigat-bigat. No? Oh, my guilt has my guilt has overwhelmed me like a burden to give it away. Hindi ko na makaya. So that ang iba nito dahil wala silang paraan mag-suicide. Diba? Daming nagsususide. Maraming suicide. Yes, dahil sa bigat ng problema. Hindi nila alam, hindi pala natin natuntun na may solusyon pala. Kasama pala yun dahil yun na nga, wala kang kwan, wala kang recourse. Dahil nobody counsel you spiritually. Nobody pray for you. Alaking. Itong magician daw. Nagsusay. Alaking. 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 Then, what sin does to our life? Allows Satan to accuse us. Ga-accuse ang yawa sa atong gali. Oh, tanawa dito sa kwan. Revelation 12:10. 12, sa last book yun. Revelation. Last book of the New Testament. Pahayag. 12. Revelation, ha? Pahayag. Revelation 12:10. Then I heard a loud voice in heaven saying, now have come the salvation. Ano ba? 12:10? English? Then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ. For the accuser of our brother who accuses them before our God day and night has been hurled down. Tama na. Accuser of the brethren is Satan himself. Sa Tagalog daw. Pakipasa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Sapagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi. Umuusig, pinalayas sa mga kapatid natin. Sino ba yung pinalayas sa langit? Si Satanas. He is the accuser of our brothers. Who accuses them before our God. Oh, tingnan mo, mga anak mo doon, kay ikaw ang great, ikaw ang gumawa noon, tingnan mo anong ginagawa nila. Nagtuturuan doon sa Senado, sino may kasalanan. Point na iba ay nagsucidal na. Yan ang doon, yun ang sinasabi ni Juan. Na ating banal na salita. Totoo yun, yun ang nangyayari. Dahil sa kasalanan. Ano pa? Demands the death penalty. Ezekiel chapter 18 verse 4. Ezekiel 18. Saul. Old Testament pa rin yan. Ezekiel Daniel. Kasama niya. Malapit yan dyan. 18:4. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak. At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Ay, grabe. Tama, di ba? Demands death penalty. Ang kaluluwang nakasala, mamatay. The soul who sins in the one is the one who will die. Demands death penalty. Of course, the wages of sin is what? Death. But the gift of God is what? Eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang death na sinasabi dito, hindi death physical, spiritual. Spiritual and physical. Spiritual and physical, of course. Dahil we will suffer from eternity to eternity. Dahil sa sin, kasalanan. So, ito, what sin does to our life? Separate us from God, makes us feel guilty, allow Satan to accuse us, demands the death penalty. Ito hindi alam ng tao. And John 8:32 says, if you shall know the truth, and the truth will set us free. How about us if we will not learn? Hindi natin pag-aralan sa Biblia. Kala natin, ano, uy, kaya pala, as we see around, people don't change. Because dito na may mga maling palukala na tayo, nakala natin ang taong namatay doon, pupunta tayo pa sa langit dahil we pray as alive, a living people. Makapagdasal tayo sa kanila, masit reference sila. Kaya
The reason is may confusion dahil maraming tao na hindi na nagbabago dahil akala nila may nagpurpay sa kanila. Hindi pala, personal pala to. So dapat we have to know God personally. And ye shall know the truth, and the truth will set you free. And John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by Him alone. So that's the purpose of the blood. So the blood is for God. The blood is for God. The blood of Christ wholly satisfies God's law, which requires a penalty for breaking the law. 1 John 3:4 says, sin is breaking the law. Paano muna, introduction. The blood protects us from the penalty of breaking the law, death. In Exodus 12, God commands the people of Israel to put the blood of lamb in their doorpost to protect them from the destroyer who would kill all the firstborn. Remember sa Ten Commandments, ginamit ang blood of the lamb. Na last plague yun, na talagang pinayagan ni Pharaoh na umalis na mga Jewish sa Egypt. Dahil lahat na firstborn son will die. But paano po naligtas ang mga anak ng Jewish, mga Diyos? Dahil nakarinig sila, there is a command from heaven through the angel na lahat ng mga Jewish people maglagay ng blood of the lamb sa kanilang doorpost, sa kanilang pintuan ng bahay. So, dumaan ang angel of death. Nung dumaan ang angel of death, nakita niya may dugo, ibig sabihin mga anak niya to, sa akin yan. Pero walang dugo, anong nangyari sa anak ni Pharaoh? Namatay. Kaya sabi ni Pharaoh, okay, go ahead. Lumabas na, umalis na kayo sa Egypt. Dahil hindi ko na makaya. Hindi ko na makaya. That was the blood of the lamb, na literal, the lamb. Ngayon, ang pinapag-aralan po natin is the blood of Jesus himself because he was the last lamb who died on the cross of Calvary. The last lamb para sa atin. This lamb was a picture of the lamb, Jesus. This is the picture of the lamb, Jesus, who would come later, God said, when I see the blood, I will pass over. That means to say, verse 13, makita nato na nag-pass over sa Exodus 12. Pagkakita niya sa dugo, ang munang itawag ng blood of the Passover, kay pagkita niya sa dugo, nag-agi lang, Passover. Pero ang tungwala iya sing dugo, tingala siya at tiyabaw ang whole Egypt sa to. Grabe ang hinilakay. Because tanan ng firstborn son napatay. Except for the Israelite people. Murang story sa Moses. Pero what I'm trying to see, what is the relation of that sa present generation? Remember that Jesus is the last lamb who died on the cross. Siya ang last lamb. Pero siling kung what, even I myself, I am ignorant of this long time ago. Hindi ko alam ito ako. Paano ba nangyari ito? But salamat na may katuturan pala bakit nagkaroon po ng Biblia. So ang Biblia ito, written ito more than 4,000 years ago. Ang mga wisdom, ang book of encyclopedia, may mga bagong book at encyclopedia pag sunod na taon. May bagong salita naman, obsolete na. Pero Bible, bakit hindi na obsolete? Dahil katalinuhan from the Lord. Revelation from God. E ano na lang kaya kung hindi natin nabasa to? No? Parang tupa din tayong ligaw na susunod-sunod lang hindi natin alam. Praise the Lord. Salamat sa banal na dugo ni Christ Jesus. Amen? Amen. Okay, the Lamb was a picture of the Lamb. When I see the blood, I will pass over. So that means to see, because